Morning, Dubai! Dudong and is back! Guys, 2 days more to go and it's Christmas time! Okay, advance Merry Christmas po sa lahat ng nag-subscribe, nag-view, nag-share at nagla-like ng mga videos ko. Advance Merry Christmas po sa lahat. Guys, alam ko may kanya-kanya tayong paraan paano isi-celebrate yung Pasko. Guys, just comment down below. Just share lang po natin. Banggitin nyo lang po yung ilang taon na kayo dito sa Dubai at paano ninyo sini-celebrate yung Pasko ninyo dito. Share lang po natin, kabayan! Thank you so much, guys! 1 year na po dito. Apo? Celebrate kami ng Christmas. Christmas Eve. Salamat pero po. Pero 4 years na ako hindi umuwi ng Pinas. So ilang taon ka na hindi nagpapasko sa Pilipinas? 4 years na. Dati na sa Kuwaita ko, doon talaga totally walang Pasko. Pero dito kahit paano napipil ko yung Pasko. Salamat, Ate. Ikaw, Ate? Ako running 3 years sa Dubai. Ganun din sa kanila. Same company lang din kasi kami. Sama-sama kami magsi-celebrate ng Pasko. 4 years na ako dito sa Dubai. And kapag nagse-celebrate kami ng Christmas, simple dinner lang kasi mostly umuwi yung family ko sa Pilipinas. Tapos naiiwan ako kasi alam niyo naman sa trabaho namin ni Dodong and hindi kami nakakawin uwing ganitong season. So mostly din, morning ako palagi. Kaya naaabutan ko kapag nag-dinner kami. Simple salo-salo lang. Yun lang yung minsan nag-games kami sa ng kasama yung cousins ko, tapos simple handa, tapos sa exchange gift, syempre hindi nawawala yun. Ganun lang. Magsyasyam na buwan na po ako dito sa Dubai at po kasama ko po nanay ko ngayon dito sa na mag-celebrate ng Pasko. Ah, okay. So, anong gagawin natin? So, ano, meron namang may Christmas exchange gift? Yes, sir. May yung company po namin ay mag-exchange po. Ah, sige. Ah, so, sa company ninyo, magpa-party din kayo? Magpa-party rin po. Ah, sige. Pero sa ano, sir? Sa mag-celebrate kayo doon sa ano, sa bahay ninyo? Ako, sa accommodation po namin. Ah, sa trabaho niyo, may accommodation? Ako. Ah, yung mama mo, nagtrabaho din sa Aiko? Ah, sa Simply Good. Ah, okay. Guys, paano nga ba kami magsi-celebrate ng Pasko dito sa abroad? Sa amin, or para sa akin, kahit papano, nandito kasi yung mag-ina ko, nandito din yung mga pinsan ng asawa ko, nandito din yung tita at tito niya. So, ang ginagawa namin, nagsisit kami ng schedule na available lahat, venue, katulad ngayong Friday, December 28th. Meron kaming Christmas party. So, ang ginagawa namin, yun, kanya-kanya kaming dala ng pagkain. Kahit anong madala mo. Dala ng regalo para sa mga bata. Basta may dala lang. Pwede kang magdala ng drawing. Drawing ng watermelon. Drawing ng adobo. Guys, biro lang. So, ayun, kami dito kahit papano meron kaming mga ginagawang ano, kasiyahan kahit papano. Okay, somehow malaking kaibahan talaga ang Pasko sa Pinas. Nakakamiss yung mga batang araw-araw na mamasko, yung pagsabihan ka pang kuripot. Oo, nakaka-miss yun. Yung simbang gabi, na pagkatapos mo magsimbang gabi, merong puto bumbong, may biko, may ano pa ba, bibingka, may tsokolate. Nakaka-miss yun. Nakaka-miss yung buong pamilya mo mag-celebrate ng Noche Buena. Guys,
10 years at 8 months na po kasi ako dito sa Dubai. So ibig sabihin po, 11 times na akong hindi nakapagpasko doon sa atin, sa Pinas. 11 times na rin na hindi ko kasama yung mama ko sa birthday niya dahil December 31 yung birthday ng mama ko. At saka, 5 years na rin na hindi ko nakikita yung mama ko, mga kapatid ko, dahil 5 years na rin akong hindi nakaka-uwi sa Pilipinas. Mahirap, guys. At saka kahapon, tumawag ako sa amin. 9 times akong nag-try ng mag-dial. Yung pang-siyam sumagot yung mama ko, yung kapatid ko pala. Okay, kwentuhan kami. Kumustahan. Then, pagkatapos noon, binigay ng kapatid ko yung phone sa mama ko. Alam niyo bang, naririnig ko yung mama ko. Naririnig ko yung mama ko, pero hindi niya ako naririnig. Siguro dahil mahirap yung signal. Alam mo na, mahirap ang signal sa bundok. Guys, anyways, I am still very grateful sa lahat ng nangyayari sa buhay ko, sa lahat ng mga pinagdadaanan ko, sa mga pinagdadaanan ko, bakit ako nakabunta ng Dubai from bundok. So, nikikwento ko rin yun sa inyo, kung paano yung karanasan ko from there to here, bakit paano ako nakakapunta. That is why, guys, ako po yung taong always grateful sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, sa mga maliit at hanggang sa malaking bagay. Kaya guys, dapat tayong magpasalamat sa Panginoon. Magpasalamat talaga tayo sa Panginoon sa lahat ng mga nangyayari, sa anumang bagay na meron tayo. And always remember, guys, you have a choice to be happy. Guys, basta laging tandaan, masaya ang buhay, basta happy lang. Happy lang. Thank you so much, guys. Advance, Merry Christmas to all.